pamilya yan po sa Baguio City. At mga sinara na po yung mga karsada, ha? Dahil may landslide na. Freddy Rulioda, kumusta dyan? Yes, Kuyang Nelson at Kuyang Chen, aabot na nga dito yung halos sa 600 pamilya na na-evacuate sa iba't ibang evacuation center dito sa rehiyon ng Cordillera katumbas ng halos 1,000 na katao. Ito ay matapos na magsagawa ng preemptive evacuation sa tulong ng mga PDRRMO, local official sa mga munisipalidad at barangay ay nadalang mga residenteng naapektuhan ng bagyong Umpong. Naritong bilang ng mga pamilyang dinala sa mga evacuation area mula kaninang umaga hanggang sa kasalukuyan. Ang Abraya nasa 102 families, ang Benguet naman ay 41 families, Baguio City ay 55 families, sa Ipugaw naman isang pamilya na may 5 miyembro, Kalinga Province lang at isa lang na pamilya. May Mountain Province, 61 pamilya at yung iba hindi pa na itatala, Kuyang Nelson at Kuyang Jen. Ayon sa ulat na pinarating ng Regional Director ng OCDCDRRMC, Major General Robin Carandang sa Eagle News, na kinakailangan nilang isagawa ang preemptive at forced evacuation para sa mga residenteng nasa mapapanganib na lugar na may banta ng pagunang lupa at plus flood katulad ng Barangay Laaw sa Camphor, Tuba, Benguet, Luwakan Proper, Barangay at Irisan Barangay sa Baguio City. Agad namang tumugon ang mga miyembro ng Tuba Municipal Police Station sa panawagan ng alkalde ng Tuba na si Mayor Rivera para pakiusapan itong mga residente na agad na lisanin ang lugar dahil sa may posibilidad na paglambot ng lupa sa lugar at may banta ng pag-landslide. Samantala ay 5 pangunahing kalsada naman sa rehiyon ang isinira ng DPWH dahil sa landslide, rock slide, debris flow at mga natumbang mga puno. Ang ilan sa mga isinarang major roads ay Cannon Road, Benguet Nueva Vizcaya Road, Baguio Bontoc Road, Abra Ilocos Norte Road na nagkaroon ng bagyang damage sa kalsada. Nagsagawa na din ng mga clearing operations sa lugar para sa mga motorista. Nananatili pa rin sarado ang mga para sa mga turista simula pa kahapon ang pag-akyat at mag-hiking sa Mount Pulag, Mount Ulap at Mount Ugo. Samantala ay naglad naman at nakahanda ang halagang nasa 36,000 pisong tulong ng DSWD Cordillera para sa mga maapektuhang pamilya at individual bilang tulong pinansyal sa kanila ng lokal na pamahalaan. Binuksan naman ang 2 gate ng Ambuklaw Dam na may current water level na 751.53 meters, habang 2 gate din ang binuksan sa Binga Dam na may current water level na 574.09 metro. At sa kasalukuyan, Kuyang Jen, Kuyang Nelson, ay medyo tumigil itong ulan na kanina. Bago tayo mag-ere, ay may pabugso-bugsong pag-ulan, may mahinang hangin. Pwede. Pero maitim pa rin itong kaulapan, kalangitan. At hindi naman blackout dito sa Baguio City. Patuloy pa rin itong pag-iikot-ikot ng mga PDRRMO at mga opisyal ng Office of the Civil Defense at ilang pang mga volunteer rescuer dito sa Cordillera, particular na dito sa lungsod ng Baguio, para sa ganun ay imonitor at bantayan ng ilan pang mga lugar na maaaring mapiktuhan ng Bagyong Umpong dito sa rehiyon. Mula sa lungsod ng Baguio, Pedro Yuda, Eagle News, Siam 1 with 25. Magbabalik po ang ating